Good morning po. Live lang natin itong Halloweena Cheerio. 20 doll in stitches na po yan. Meron siyang 9 size ng button holder. Napakaganda po nito. Automatic button holder na po ito. Gagawa lang natin ang demo yung kanyang button holder. Meron na din po siyang pang borda. Ayan po yung mga available stitches niya. Ayan, napakaganda po ng mga stitches niya. Meron na din siyang edging, pang garterize, straight, at saka double straight. Ayan. So, ang pag-select po na kaming stitches, pindutin lang natin ito. Meron lang lalabas na number dito. By number po siya, meron siyang number dito na 1, 2, 3. And dito po, 4, 5. So, ano kung anong nakalagay po dito ng number, may sinelect mo, yun po yung automatic na tahin niya. Ito po, meron na din po siya kasama mga presser po. Dito po yung pang-aging niya. Ayan, complete na po yung mga... Napakaganda po nito. Complete na po yung mga... Yung pang... Para sa gilid naman po ito, mga presser food niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na free presser food po yan. Ayan. Ayan, napakaganda po. Ayan, mayroon din siyang pang-aging na presser food. Mayroon siyang pang-aging. At saka yung, ayan, plastic na. Ayan po, meron din po siyang silver food. At saka 4 pieces na bubble. Meron din po siyang thread cutter at button holder. Ayan. Yan yung mga kasama niya. Kaya ang paglagay po ng, kung gusto natin mag-load ng body, lagyan lang natin na sa mga beginners po ito, ha. Yan, tsaka tayo lagay natin dito, i-move po natin doon para makapag-load po tayo ng body. Sabit po natin siya dito. Ayan, nasa baba po ng mesa ang ating thread. So, hilahin po lang dito. Hawakan po siya para nakagay lang po. Hindi siya matanggal dito. Lagay ko lang to sa low speed. Then, pindutin ko yung kanyang start button. Ayan. So, naglo-load na siya ng bobbin. Ayan, umiikot na po siya. Ayan. Wait lang natin na mapuno siya. Pinisan lang natin ng konti. Ayan, nasa baba po ang ating thread. Tapos, sabit lang natin dito. Malapit din siya mapuno. And okay na yan, stop. Ayun, nag-stop na siya. Then, i-move po natin siya dito para makapagtahin naman po tayo. Kasi kung nakalagay po yan dito, automatic hindi po yan magtatay. So, kailangan i-move po natin yan dito. Ayan. Lagay lang natin yan. Okay lang natin yan. Lagay lang natin dito sa kanyang bobbin case. Yung ating bobbin. Nakalagay. So, hindi ko na siya papalagay. Bilis lang. Isa train naman po tayo. Paglagay naman po sa ating thread, yan, nasa baba po siya. Sabit natin siya dito, pasok natin siya sa tension, then pataas naman. Then pababa po. Yan, diretso na po yan sa kanyang needle. Test lang natin yung kanyang stitches. Meron tayong pin-repair na tela dito. Makapal po siya. Pwede lang natin. Then, select ako ng
natin dito. Automatic po, mababal po yung horn ng kahe. Kung gusto naman po natin isesa medyo mabilis po, lagay lang natin. Select ako ng itong scallop mo. Po yung speed control niya. Ito po yung kanyang tension. Ito po yung kanyang reverse. Ayan po siya. Scallop naman. Napaksmooth lang po ng tahi niya. Hindi siya ganun kainan. Pwede-pwede po siya kahit sa mga beginners. Stop. Push button po ito. Yan yung start and stop button. Yun. Scallop naman siya. Ayan po yung yan, napakadali lang yung gamitin. Try po natin yung kanyang button holder. Ayan, tanggalin lang natin yung palitan natin ng presser foot. Check natin yung button holder niya.